Narito po ang News TV Quick Response Team sa may Quiapo Underpass, kung saan nga po naririto rin na makikita yung marami pong stall ng ating mga kababayan. Yung mga nagninegosyo po dito ay may kanya-kanyang pwesto. At ito nga po ang isa sa mga malalaking isyo ngayon dito sa Maynila, kung saan nagkaroon ng gulo rito matapos tutulan ng mga nagtitinda rito yung isinasagawa po na renovation ng Manila City Government. Kagabi nga po ay nagkaroon ng gulo dito sa underpass sa Quiapo, at makikita nyo po sa video na ating ipapakita kung paano nga tensyon ang nangyari dito kahapon. Ito po yung mga ilan sa mga nag-o-occupy nito po nga Quiapo Underpass na tumututol dito po sa isinasagawang renovation, dahil bukod po sa bayad sa gagawin pong pagsasaayos ng kanilang mga stall, madadagdagan daw po ang renta na buwan ng upa dito po sa kanilang mga tindahan, bagay po na tinututulan nito po mga nagtitinda. Sa video makikita kung paano nila pinagsisira ang mga stall na itinayo ng Manila City Government gamit ang mga dala nilang kahoy. Pinapatayuro kasi dito ang mga stall na sinasabi mga tauhan-umano ng Manila City Hall para hindi po marangan ang daanan ng mga tao. Pag-alma ng mga nagtitinda, pinagbabayad man sila ng renta para sa mga stall na to. Hindi naman nila masabi kung magkano ito. Patuloy namin sinisikap na makapanayam sina Mayor Joseph Estrada at Vice Mayor Isko Moreno tungkol po sa insidenteng yan. At kanina nga po, nakausap po natin yung ilan sa mga stall owners, at nabanggit po nila na yung isang stall po dito ay nagkakalagang renta po ng 15,000 piso, at pwede po pong madagdagan yung halaga ng rentang yan sa oras po na maitayo ang bago pong mga stalls. At bukod po sa renta, sinasabi rin po ng mga nagtitinda rito na maaari raw na o sila rin po magbabayad ng cost ng renta para po dito sa mga isinasagawang renta. Pero isa po sa nakikita nga nating layunin ng City Government dito ay may saayos tong itsura po ng Quiapo Underpass, na mamaya po ay lilinawin po natin sa magiging kinatawan po ng Manila City Government mamaya sa isa sa mga paniyam na isasagawa natin sa kanila. Sa puntong to, makausap po natin si Norma Undar. Isa po siya sa mga may pwesto dito sa Quiapo Underpass. Aling Norma, magandang hapon po. Magandang hapon rin po sa inyo, sir. Unang-una, klaro ho natin, bakit ho ninyo tinututulan ito pong renovation? Di ho ba pabor sa inyo yun para mapaganda ho itong inyong pwesto? Kaya po namin tinututulan itong paggawa ng underpass. Gawa na hindi po namin kaya ang ginagawa ng mga inuutusan dito ni Erap ko, no? Pero hindi namin alam yung kung totoo sinasabi na. May pinapakita sila sa amin. Ang pinapakita nila sa amin ay permado ni Erap po yun. At itong underpass natin ipapagawa na ito ng stall. So kaya namin pinipigilan yun dahil hindi namin kaya ang binibigyan nila sa amin na agreement. Ang binibigyan nila sa amin agreement, every day babayaran namin ay 450 ang kaya. Hindi po sa 20,000. So hindi namin kaya yan. Sa liit po ng paninda namin, kaya po ba namin, sir? Opo. Sa average po ba sa isang araw, magkano po ba ang kinikita ng vendor na kagaya niyo po? Ang kinikita po naman sa vendor, everyday, minsan nakakabinta kami ng 3 piraso. Kung nasa araw ng Friday and Sunday, nakakabinta po kami ng minsan mayroon 800 regular na po yan. So, wala po yan. Magkano lang ang items namin nakukuha namin doon. Mayroon 10% lang ang tubo namin doon, sir. Opo. Karamihan ho ba ng mga nagtitinda dito, mga Maranao po dito sa ilalim? Hindi po lahat Maranao. Halo-halo po. Mayroon taos na may Maranao, Iranon. Ako po isang Iranon. Opo. Christian, mayroon din po. Halo-halo. Halo-halo na po. Pero yung sa halimbawa, yung sa panig naman ng City Government, kung nais nila itong iayos o pagandahin, paano ho kayo mapapapayag para ho makumbinsin naman kayo? Ang gusto po namin mangyari, kaya po kami ay nagbibinder dito. Ang gusto po namin mangyari, yung kaya po namin bayaran. Hindi po sa ganun, hindi talaga kami papayag yung sa ganun. Mataas. Yung hindi masyadong mataas. Oh. Yung kaya po ng paninda namin. Salit po naman ang mga paninda namin, sir. Siguro maganda ho magkaroon ng consultation base sa kinikita ng bawat magtitinda. Ano po? Mas maganda siguro. Mas maganda po yun, sir. Opo. Bakit naman ho nauwi sa ganyan? No? Tingnan nyo naman yung nangyari. Kaya po nagawa sa nauli sa ganyan po, sir. Ganito pang nangyari kagabi. Ang sabi nila sa amin dito, na nagpadala sila dito ng memorandum ni Mr. President Mayor Erap. Pinaano nila sa amin, may memorandum po dito na sabi nila,
This 31, i-renove daw ito lahat, papapinturahan daw lahat. Hindi pala ganun ang nangyayari, sir. Kagabi dumating dito ang plywood at saka yung mga kahoy na yan ay papagawa ng Aragani na yan. Napakawalang hihiya ng Aragani. Aragani na yan talaga. Ano ba ginawa sa akin ng Aragani na yan? Aling Norma, Aling Norma, sandali. Pahinok na ako sa kanya. Kasi niya, parinig niya ako ngayon. Aling Norma, teka, sandali. Kami, mga kasagutan. Aling Norma, bago kayo ma-high blood, eh, sandali lang ho. So, ibig sabihin, no, para maklaro yung sitwasyon, wag nang ganyan magkapaluan, eh, magkasakitan pa, magkausap-usap muna, magkonsultahan. Ang masakit po sa amin, sir, yung Aragani na ang kalalamisan ng kagalang-galang siyang tao, ay hindi naman pala. Sandali, Aling Norma, puputulin ko kayo sa party niya kasi wala ho tayong interview doon sa binabanggit nyo, no, para maging patas lang. So, sa panigo ng mga vendor na kagaya nyo, mas makabubuti po na, kumbaga, consultation muna base sa income yung kinikita po ng bawat isa. Opo, kumaari, sir. Ano po? Opo, sir. Ilan ho ba kayong mga vendor dito sa ilalim? Sir, marami po kami, sir. Ilalibo, may ilalibo na po. Hindi namin masanjak kung ilang, ha? 300. Nasa mga 3 plus, opo. Kayo po, ano po ang particular na tinitinda po ninyo? Ako po, sir. Ganito po ang mga panda ko, sir. Jellyfish po, sir. Mga at saka step-in. Opo, chinelas, minsan laruan. Opo. So, siguro si Aling Alisa, may isa pang interview eh. Maraming salamat po, Aling Norma. Nandito rin no, si Aling Alisa, isa sa mga kasama ninyo. Aling Alisa, kung kayo... Salamat po, Aling Norma. Kung kayo ang tatanungin, ano po yung question ninyo para di na ho magkaganya, masyado mainit yung sitwasyon dito sa ilalim. Huwag na lang kasi lagyan ng stool. Eh, parating na lang kay Mayor na huwag na lang lagyan ng stool to. Eh, patas naman nila kami kasi hindi naman kami mayayaman para magbayad na lang na stool. Eh, patas nila kami na ang kaya lang namin dito, arawan kami, 25 pesos, papayag kami. Sa dami naming vendors dito, kaya naman yun eh. Araw-araw na 25 pesos, may get 300 kami dito. Apo. Na ilan lang yung araw-araw kikita nila sa amin na isang buwan. O kahit yun lang man, ay bigay sa amin na irap. Na ang dito, binigyan ito ng mga memorandum na sa 31 katapusan. Ang problema, katapusan, tatanggalin ito. Lalagay naman sila na illegal na stool. Ano ba yan? So, hindi naman, yun nga, itong pangyayaring ito, yun nga ho, pwede pa naman nung pag-usapan niya para kita nyo na may itsura, kung ako bibili, baka matakot din ako pumunta rito para sa inyo din yun. So, paano ho yun? Hindi naman, sir, kasi ang nangyayari kasi dyan ngayon, meron din kaming, hindi natin alam, may mga kasamaan din kami na kasama ni Arabone. Hindi namin kaya tapatan yung pira nila, kaya, ayun, pinapadaan na lang nila kay Arabone. Alam mo yung si Arabone na yun, siyang tumatawag sa amin lagi ng meeting dun sa City Hall. Yung pala siyang aapak sa amin dito. Tinatakot niya kami na kailangan daw namin sumunod, kaya kung hindi daw kami susunod na, pwede na niya daw kami damputin na isa-isa na kaswa na isa-isa. Kaya nagdadala siya dito ng PNP, SWAT, kung ano-ano ang dinadala niya sa amin. Makatarungan ba yun? Paano ho yung ngayong gabi? Kayo ho ba, kumbaga, may taong may iwan dito? Paano mangyayari? Paano sitwasyon no? Hindi, talagang hindi namin iniiwan naman talaga yung pwesto namin kasi pabigla-bigla yan dumarating na nagpupok-pok lang yan sila dito. Kaya kagabi na hindi namin alam na naka-stool na pala sila sa kabila. Tapos ngayon babalik ta rin niya sa kami ang may dala ng kahoy. Hindi kami ang may dala, siyang may dala dito ng mga kahoy na yan. Nananakit ng babae. Maraming salamat to, si Aling Alisa. So yan mo yung sitwasyon dito sa ilalim ng underpass ng Quiapo. Ito ay punong-puno ito ng mga stall, mga tindahan at yung mga bukod pa po sa mga bila-bilao ng mga tinda po dito na kung ano-ano. So, yan o, willing, ang binabanggit ng mga vendors dito ay nabigla ho sila sa pangyayari na bigla silang sisingilin ng mataas na pampagawa at renta, bagamat payag po sila kung sakaling kahit papano magkakaroon man lang ng pag-uusa para po hindi na umauwi sa ganitong sitwasyon. Ito po nga pangyayari dito at ito nga po ang sinasabi rin nila Aling Norma at Aling Alisa na tuloy-tuloy yung gagawin nilang pagbabantay sa sino man dito na grupong magtatangkang pumasok para nga po magagawa o magtayo ng mga bagong stall dito po sa kanilang kinapupwestuhan.